para sa ating mundo. Kung ang mga tao natin ay hindi na nagbabati sa katotohanan. Sa gawa din ng solemn exorcism, ang in-exercise natin kanina, apat po. So, una ay from, ano? From Sikihor, no? And then, ang pang-nyalawa ay from Talibon. Pangatlo is from Cagayan. Tatlo lang pala yung na-exercise natin kanina. Tatlo lang. Grabe yung reaction from ano sa Pamcagayan, no? 17 ka-albularyo ang nalapitan nila, no? Grabe yung reaction. Nakita talaga ng kanyang asawa ang buong pangyayari, mga kapatid. Bago tayo magsimula, no? Dahil ito po, Aklat Apologetics po ang i-share ko sa inyo ngayon. Bakit importante ang ano? Ang apologetics, dahil nawala na ito, hindi na ito nabigyan ng malaking importansya. Ito pong aklat na ito ay akda ni Patrick Madrid. Ang ganda talaga ng aklat na ito. So, kailangan natin yung apologetics sa buhay natin. Kinu-quote niya dito ang famously declared sayings of the scientists, no? Kailangan natin na unang-una, the big questions of life, such as, why I am here? Bakit nandito tayo? Bakit ba sumipo tayo sa mundo na wala lang rason? What is the purpose of my life? What happens to me when I die? Socrates famously declared, the unexamined life is not worth living for a human being. So, kailangan natin na importante talaga na masagot ang mga katanungan para maging makahulugan yung ating buhay. So, ulitin ko ha. The unexamined life is not worth living for a human being. So, para lang wala, no? So, kailangan talaga na yung human and logical explanation of our existence, no? Ngayon, ano ba ang importance itong apologetics? Sabi ni Patrick Madrid, how sad that so many people never take the time to examine the things that really matter, stretching forth their minds and hearts towards the truth, towards God. Apologetics is practical way of using logic and facts to help others lift their eyes from base inconsequential distraction and gaze upward to contemplate the truth in all its beauty. So, kailangan itong apologetics makatulong, no? Using logic and facts to help others lift their eyes, no, from this ordinary happenings in our lives, no, gaze upward to contemplate the truth. Kailangan i-contemplate natin ang katotohanan in all its beauty. In all its beauty. Apologetics accomplishes
this task by offering those who will listen rational explanations. So, ano ito yung consequence, no? Kung pag-aralan natin yung apologetics, offering those who will listen rational explanation. Yung faith natin is based on reason, no? Based on logic, and defense of the truth, the highest and most important of all, including the truths that God exists. He loves you. He wants you to be happy in Jesus Christ. He took a human nature to save us from our sins. He died on the cross for our salvation. He promises forgiveness to all who will accept it. And He established. Sige, son. He established a church replete with many treasures. Ang ganda. All for us. The Holy Eucharist, the sacraments, and the Holy Bible, apostolic tradition, and so much more. All of these truths are worth defending because they are life-giving and beautiful. Without knowing them, at least to some extent, no human being can truly free and completely happy. So, ang ating happiness, magbabata yan, no? Sa truths. Kung madagdagan yung kaalaman natin sa katotohanan, it is worth, sabi dito, defending because they are life-giving. Anong katotohanan? Life-giving. Magkapigay sa atin ng buhay. Beautiful without knowing them, at least to some extent. No human being can be truly free. Hindi tayo makatanggap ng tunay na kalayaan. Free and completely happy. Yung happiness niya ay hindi makumpleto. So, kailangan natin. So, from time to time, mag-catechize tayo using the books that we bought. Kailangan natin. So, through our social communication, mga kapatid, o catechism, ito po yung kahalagahan. Bakit may apologetics? Apologetics yung tanong-sagot. Kailangan natin. At sa pag-aaral sa ating, pag-aaral talaga sa ating doktrina, truth is the intellect's most precious possession. Anong katotohanan? Truth is the intellect's most precious possession. Grabe. Kinakailangan natin ito. It is to the mind what accurate navigational coordinates are to an airline pilot. So, kung hindi accurate yung navigation, coordination sa pilot, no, delikado po. Kailangan natin ng precise, absolute knowledge. No, hindi yung private opinion. Hindi yung nagbabase lang tayo sa personal interpretation ng isang tao. It should be based on the absolute truth. We need to arrive certainty, and certitude will be arrived through the absolute truth, no? Because the truth is the intellect's most precious possession. Grabe. Ang ganda nito. A pilot who navigates according to faulty coordinations will not reach his intended destination. Delikadong delikado. Example, kung may piloto ka, hindi yan tama na piloto. Dapat professional siya na magmaniho. In like manner. Kasi nga book na, Father, itong libro na ito, How to Do Apologetics, Making the Case for Our Faith by Patrick Madrid po. Dinibigay po ito ni Father Rara sa atin. Salamat po, Father Rara. No? Ang ganda po. A patient who receives an erroneous diagnosis of the pain in his abdomen could very well die if the wrong course of treatment or no treatment at all were prescribed.
Truth enables us to avoid errors and to arrive at correct conclusions. So ano yung truth? Makatulong sa atin. Enables us to avoid errors. Kaya nga, mag-search tayo sa katotohanan. Yung apologetics will lead us to the beauty of the truth. To contemplate the truth in all its beauty. Ang ganda, no? Matuloy tayo. So, to avoid errors and to arrive correct conclusion. So, yan. Kailangan ang mabasihan sa apologetics, logical, factual, and then based sa reality, empirical, no? And then, sabi dito, knowing and living according to the truth is always important, even in a small things. While in a serious matter, such as engineering, a suspension bridge, or calculating how much fuel to load into an airliner flying from Los Angeles to Sydney. Delikado, no? The lack of truth can be catastrophic. The lack of truth can be catastrophic. Kailangan. So, yan ang importance sa apologetics. So, common sense and our own personal experiences tell us that mind imbued with truth is clearer, broader, brighter, and more vigorous. So, kung tayo ay nababatay sa katotohanan, mga kapatid, ano? Clearer. Malinaw na malinaw po. Imbued with truth. Broader yung horizon natin. Brighter. And more vigorous than one in which the truth is not present. Parang hindi okay ba yung signal ko, mga kapatid? Good evening, Father Darwin, watching from England. Good evening, Father Darwin, watching. Okay ba yung ano? Yung live natin, mga kapatid? Kindly comment po dahil siguro yung internet natin. Yes, very clear po si Labito. And then, wala po tayong blessing ngayon sa online. Wala po. Every Sunday lang po yan. So, patuloy tayo. Kung hindi natin, yung nalalaman natin ay separate from the truth, then one in which the truth is not present, that mind, by comparison, is dark, cramped, shallow, and sluggish. So, yan ang importance sa pag-study natin sa apologetics, mga kapatid. Example, sabi ni Patrick Madrid, your mind is designed for knowing the truth, just as your body is designed for drinking water. Example, yung ating isipan is designed to arrive the truth, to study the truth. Yung body natin is designed to drink more water. Sabi niya dito, the purer, the more abundant the water. The healthier your body will be. So, kung maraming minerals yung tubig na iniinom, no? Ano mangyari sa katawan mo? Doble din yung mga vitamins na makuha mo. Healthier, no? Healthy na healthy yung katawan mo. When water is scarce or dirty, the body gets sick. Yan din ang mangyari. Kung hindi malinaw yung tubig, scarce, dirty, the body gets sick. But while the body can imbibe too much water, the mind can never have too much truth. Yung katawan natin, makainom tayo ng maraming tubig, sobrang tubig. Pero hindi sobra sa atin. Pero yung ating isipan can never have too much truth. The human mind is limited, yet it nevertheless has an infinite capacity for truth, because God, who is truth personified,
is infinite. So, yung capacity natin pala na magkaalam ng maraming bagay is infinite. Wow. Yan po ang katotohanan, no? Ang ganda. Hmm. Though our mind is limited, yet nevertheless, ang ganda nito, has an infinite capacity for truth. Hmm. Yung kaalaman natin is infinite. Has the capacity, sabi dito, infinite capacity for truth. Because God, who is the truth, personified, is in infinite. Personified siya. Naging tao siya eh. So, try to imagine how unpleasant and dangerous this world would be if no one cared about truth for its own sake. So, anong mangyayari sa ating mundo kung ang mga tao natin ay hindi na nagbabati sa katotohanan? Ano mangyari sa atin if no one made an effort to push past mere human opinions? Kung nagbabatay lang tayo sa human opinions, mere human opinions and preferences, and strive to know the truth about such things as mathematics, physics, biology, chemistry, the world would be a very dangerous place indeed. Salamat tayo dahil may mga tao na hindi kontento sa human, mere human opinions, preferences, but they strive to know more the truth, the absolute truth about mathematics. Example, 1 + 1, sasagutin mo 3. Hindi yan, no? Meron talaga tayong universal truth. Anong sagot niyan? It's 2, di ba? For example, how could you know whether a bridge is safe enough to drive your car over the 100-foot deep gorge that it spans if the engineer who designed that bridge did not know about the absolute truth about math and physics of the bridge building? So, kung hindi siya nagsustudy ng mathematics and physics, paano niya mabigyan ng garantiya yung mga dumadaan doon na safety yung bridge? Thanks be to God, because of the absolute truth related to mathematics, chemistry, biology, and physics, we arrive absolute truth. Kung yung engineer based his calculation solely on his own private opinions and preferences, kung base lang sa kanyang private opinion and preferences, ano mangyari? Chances are, his hardy work wouldn't last very long, nor would those who happen to be driving their cars over it one time too many. Delikadong-delikado po. Di ba? Now, try to imagine a world in which mathematicians, engineers, physicists, biologists, and the rest did care about to strive for knowing the truth about things, and there was no external objective means for any of them to ever really know if he or she had actually found the truth. So, pinaka-importante po yung absolute truth. Tayo nga ay nagbabasa, kumukot ng mga standard references para hindi po private and own opinion and preferences ko ang ma-share ko sa inyo. Di ba? Yan mga kapatid, ang kailangan natin. Valuing, now the third scenario is not hypothetical. It's the real world in which we find ourselves today. In every scientific discipline, ascertaining the truth about things and valuing truth for its own sake is not simply highly prized, but is absolutely demanded, and thus rigorously and relentlessly pursued across the board. So, hindi lang siya for highly prized, but
is absolutely demanded. Kailangan natin malaman ang katotohanan. So, kaya nga, the church is the pillar and the foundation of truth. Hindi po ako, hindi po si Father Darwin ang pillar and foundation of truth. Hindi po yung bawat isa natin, but the church authority po. Empirical method has become a primary means of testing the reliability and accuracy of claims by comparing and contrasting them with empirical data. This enables scientists, mathematicians, and so on to avoid conclusion based on bias rather than objectively verifiable data. So, kailangan talaga natin ng objectively verifiable data. Yan. Based sa empirical data, based on experience, mga kapatid. Empirical, logical, and factual. Okay, ang conclusion niya dito, we can thank God that we actually live in this world, in the world of science, mathematics, accounting, etc. Discovering and adhering to objective standards of truth. Anong punto niya dito? To arrive objective standard of truth are not just important but are rightly regarded as absolutely necessary. Not just important. Ang ginagamit niya, hindi lang importante but absolutely kinakailangan, necessary. So, very intellectual itong discussion natin, mga kapatid, no? So, kaya nga, kailangan natin ng apologetics, mga kapatid. Sabi dito, Catholic teaching is reasonable, logical, consistent, and compelling. The old saying is true. You can lead a horse to water, but you can't make him drink. The reason of apologetics is, I will teach you how to salt the oats so that the horse will want to drink the water. So, kailangan lang natin na lagyan ng counting salt, oats, ang ano, para ka, iinom na yung kabayo. Mga kapatid, yan ang reason sa apologetics, unang-una. The importance of apologetics to arrive the absolute truth, not relative truth, no? Para sa akin, to go beyond our personal opinion, private ideas, no? Own preferences, going beyond that. Ang gulo ng mundo kapag hindi tayo arrive the absolute truth. So yan ang importance of apologetics, mga kapatid. To arrive the truth, sabi niya dito, tutulong sa ating using logic and facts to help others lift their eyes. Yung isipan natin, no? Hindi lang tayo shallow, no? Superficial yung argument natin. Hindi lang personal, kundi going beyond that. To contemplate the truth and we enjoy its beauty, mga kapatid. Yan yung kinakailangan natin. So pasalamat tayo sa mga Catholic faith defenders. Malaking tulong po sila sa atin. Dahil yung doktrina ng simbahan ay minsan ay going beyond science, no? No. Minsan ay ginagamit niya, no? Paano mo ma-explain yung tinapay naging tunay na laman ng tao, di ba? Ang hirap yun i-explain, it is beyond science yun. So kaya kinakailangan natin, mga kapatid, na mag-study. Ako din ay bumibili ng mga aklat, no? Walang, kung gusto mo
yun ang regalo sa akin, yung mga apologetics book, bigay nyo yan sa akin. Kung meron kayong mga spiritual books, sa spiritual phenomena related sa exorcism, ibigay nyo yan sa akin. Dahil hindi tayo matutulog without reading books, mga kapatid, para ma-share namin sa inyo, no? Pinaka-importante, no? Ang pag-augment sa ating kaalaman para hindi tayo... So, ang essence sa apologetics, sa pag-aral ng apologetics, una, to arrive the absolute truth. Dahil delikado, yung doctor will not arrive to absolute truth. Yung engineer will not arrive to absolute truth. Yung personal lang na, sasakay ka ba yung walang lisensya na piloto? Delikado po yun. Delikado yung buhay mo. In like manner, kung maniwala ka lang sa isang pastor using his or her own opinions, her own interpretation of the sacred Bible without quoting the deposit of faith to the church all throughout the year of the Christian era, of all Christian eras. Kung hindi siya magko-quote, yung napapatay lang tayo sa isang isipan, di ba? So dito mga kapatid, kukote tayo ng mga maraming documents, hindi lang yung personal opinion natin. So dahil kapag arrive tayo sa truth, anong sabi ni Patrick Madrid? Common sense and our own personal experiences tell us that a mind imbued with truth, clearer, broader. Yung batay lang sa yung opinion na dark, not brighter. Cramp or shallow, not broader, not brighter, dark. More vigorously, no? Grabe, no? So, yan ang kailangan natin. Kaya nga, dito sa live natin, hinihikayat ko kayo na magbasa, magbili ng mga magandang aklat, para madagdagan yung kaalaman natin. Hindi stagnant, mga kapatid. Yung topic ko sa... Hindi ko alam kung malinaw ba yon sa live natin sa... it is all about our enemy. Knowing our enemy. Dahil mag-boxing tayo, kailangan natin studyhan yung kalaban natin. Yung weaknesses niya, yung strength niya. Dahil sa... araw ng tinatakda na mag-away tayo through boxing, sa sports na boxing, alam ko na yung kahinaan mo. Alam ko na, saan ako iiwas sa right hand na suntok mo. No? Kinaangan po yan. So, yun lang sa muna mga kapatid, ha? God bless at fight ti Maria that I save thee with a humble heart. The Lord be with you. May Almighty God bless you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.